Kamusta po kayong lahat, mga kaparokya? Welcome to another episode of Men of Light. Last episode po natin para sa season na ito. At nagkataong last Sunday din in ordinary time. Dahil alam po ninyo, next week ay simula na naman ang isang bagong taon sa kalendaryo ng Iglesia Katolika. At ito po ang panahon ng Adviento. Ang kalendaryo po ng Catholic Church ay natatapos sa celebration of Christ the King. At pag sineselebrate natin ng Christ the King, ang ating pagbasa para sa year A ay yung galing kay San Mateo chapter 25 verses 31 to 46. Kilala po ninyo ang pagbasang ito tungkol sa Last Judgment, kung kailan daw ang Panginoon parang pastol paghihiwalayin niya ang mga tao sa pagitan ng sa dalawang panig. At ang isang panig para daw mga tupa, isang panig, kabilang panig ay para daw mga kambing, yung mga pinagpala at saka yung mga mapaparusahan. So, ito po ang ating pagninilayan na ebanghelyo. Pero ang ibinigay kong title nitong ating discussion na ito ay ginhawa. Bakit ginhawa? Ang ating pong responsorial psalm ay manggagaling sa sikat na salmo na kilala ng marami po sa atin. Sabi nila, probably the most popular of all the psalms in the Old Testament. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Ito po ay ginawang awit sa Tagalog at ang pagkakasalin ay ganito, ang Panginoon ay aking pastol, pinagiginhawa ako, akong lubos. There is nothing I shall want. Kung titignan mo, parang hindi siya accurate translation. We approximated it sa Tagalog. Ginamit natin ang salitang ginhawa. Matindi kasi ang dating sa atin ng ginhawa. Ang kabaliktaran ng ginhawa ay hirap. Diba? Sa hirap at ginhawa. Hirap at ginhawa. Pag di ka maginhawa, mahirap ang lagay mo o nagdurusa ang kalagayan mo. Sometime ago na imbitahan po ako ng Department of Psychology ng Holy Angel University para magbigay ng isang maikling panayam para sa isang grupo ng mga psychologist. At ang pamagat po ng panayam ay ang konsepto ng sarap, ginhawa at ligaya sa karanasang Pilipino. Sarap, ginhawa at ligaya. Ah, sa ating mga Pilipino, pag pinag-usapan mo ang ligaya, di ba? Hindi lang yun saya. Pag sinabi mong, ay, napakaligaya ko. Or, ay, anong laking kaligayahan ang idinulot nito sa buhay ko. Hindi lang yan saya. Pag sinabing kaligayahan, matinding saya yan. No? Parang yun din ang medyo malapit din sa konsepto ng ginhawa. Yung ginhawa parang may kinalaman din sa hinga natin. Parang lumuwag-luwag ang kalagayan mo. Guminhawa ka. Ganun, no? Pero alam naman natin na ang ginhawa ay hindi lang doon sa yung yumaman o medyo nakakariwasa sa material na kalagayan. Dahil maraming mas malalim pa doon ang pakahulugan natin sa salitang ginhawa. Ito ho yung medyo sisiyasatin natin sa pamamagitan ng ating ebanghelyo ngayon. Dahil ang isang grupo ay binigyan ng ginhawa dahil sila'y nagpaginhawa. Yun, doon natin paiikutin ang ating reflection. Di ho ba kayo parang nagtataka na sa Pilipino, ginagamit din natin ang salitang sarap, hindi lang sa pagkain. Kasi may kape ako din, sabi ko, oh, sarap naman ng kaping ito. Masarap. Pero minsan naririnig natin yung tao nagsasabing, ang sarap ng buhay mo. Mali mo, pati buhay na di-describe natin as masarap, hindi yan ginagawa sa English. In English, you never say, how delicious is your life. Pero ang Pilipino, kaya niyang gamitin ang salitang masarap in reference to life. Ang masarap ang buhay. Anong kailangang meron ang buhay upang tawagin nating tunay na masarap ito? Anong kailangang meron ang buhay upang matawag nating maginhawa ito? Anong kailangan meron ang buhay upang tawagin tunay na maligaya ang tao? Well, medyo sasagutin ito ng ating pag-uusapan na ebanghelyo. Matthew chapter 25 verses 31 to 46. Pakinggan po muna natin ang ating ebanghelyo.
Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukod niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariyang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito'y sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanya ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako'y inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon.